alamat ng buwan at mga bituin. The legend of the moon and the stars. Muling isinalaysay ni Retold by Puts Agbayani Pastor. Guhit at kinulayan ni Illustrations and color rendering by Rowen Agaraw. This series aims to introduce to young readers not only Filipino legends, but Philippine culture as well. Legends are stories that explain the origins of things. They were used by early Filipinos as means of understanding their environment. Noong unang panahon, ang lupa at langit ay magkalapit lamang. Abot kamay ng mga tao ang langit habang nakatapak sila sa lupa. May haring araw na hindi nakikita ang mukha, ngunit nagbibigay liwanag. Sa gabi, kapag nagtatago ang haring araw, kalat ang kadiliman. Walang buwan at mga bituin. In the beginning of time, the ground and the sky were near each other. The people could reach the sky with their hands while standing on the ground. There was a sun whose face was never seen but which gave out light. At night, when the sun hid itself, darkness spread itself out. There was neither a moon nor stars. Sa isang bayan sa gitnang bahagi ng kapuluan, mayroong mag-impo na namumuhay ng tahimik. Si Tala ay nagdadalaga na, samantalang ang kanyang impo ay matandang matanda na. Nang sabay na mamatay ang kanyang mga magulang, pinamanahan si Tala ng kanyang amang buwan ng gintong suklay. Napakurba ang hugis. Ang kanyang inang, si Bituin, naman ay nag-iwan sa kanya ng kwintas. Mga butil ng ginto na tinuhog sa pisi na yari sa abaka. In a village in the central region of the islands, there lived peacefully a girl and her grandmother. Tala was past puberty while her grandmother was already very old. When her parents passed away at the same time, Tala was given as an inheritance a crescent-shaped gold comb by her father. Her mother, Bituin, left her a necklace, gold beads stringed in abaca thread. Mula nang siya ay maulila, hindi na hinuhubad ni Tala ang gintong suklay at kwintas, maliban kung naliligo siya sa sapa. Bago siya lumusong sa tubig, ay gustong-gusto niyang sinasalamin ang sarili sa malinaw na tubig. Humahanga sa kinang ng kanyang suklay at kwintas. Laging ipinapaalala sa kanya ng suklay at kwintas ang kanyang mababait at mapagmahal na mga magulang. From the time she was orphaned, Tala no longer took off the gold comb and necklace except when she bathed in the stream. Before stepping into the water, she would look at herself reflected in on the clear water, admiring the brilliance of her comb and necklace. The comb and necklace constantly reminded her of her kind and loving parents.
Upang mabuhay sila ng kanyang impo, tumatanggap si Tala ng gawain bilang magbabayo. Noong unang panahong iyon, ang mga uhay ng palay ay binibigkis pagkatapos gapasin. Ibinibilad ang mga ito sa ilalim ng araw. At kapag ganap nang natuyo, ay saka binabayo upang ihiwalay ang mga butil sa mga uhay. Sa bakuran ni Natala ay laging nakahanda ang lugar na kanyang pagbabayuhan. Isang pabilog na pitak sa lupa na pinapahira ng dumi ng kalabaw na nilama sa tubig at pinatuyo upang magdamag. For her and her grandmother to live, Tala accepted jobs pounding palay. Palay was the rice plant itself. At that time, the stalks bearing the grains were tied together in bundles after their harvest. They were dried under the sun and completely dry were pounded to separate the grains from the stalks. In Tala's backyard, the area where she usually pounded rice was always made ready, a circular area on the ground coated with a kneaded mixture of carabao dung and water, and then left overnight to dry. Isang umaga, isang kariton ng mga binibigkis na palay ang inihatid sa kubo ni Natala. Laking tuwa ni Tala. Tiyak na malaki ang ibabayad sa kanya ng may-ari ng palay pagkatapos niyang bayuhin ang mga bikis. One morning, a cartload of bundled palay was delivered to Tala's hut. Tala was delighted. She would be paid well by the owner of the palay after she had pounded the bundles. Ang kanyang pinakamatibay na halo na may singsing sa isang dulo ang piniling gamitin ni Tala. Mas madali at mabilis ihiwalay ang mga butil sa mga uhay kapag may singsing ang halo. Sinimulang bayuhin ni Tala ang unang bigkis. Gamit ang isang paa, tinapakan niya ang mga uhay upang ipirmi ang bigkis sa lupa. Gamit ang kanang kamay, hinahawakan niya ang halo sa baling kinitang baywang nito, tinaas at pabagsak na ibinaba. Ang mga butil na tinatamaan ng singsing ay agad humihiwalay sa mga uhay. Halos kasabay niyon ay hinagip ni Tala ng kaliwang kamay ang baywang ng halo, itinaas at muling ibinaba ng pabagsak. Muli, humiwalay mula sa mga uhay ang mga tinamaang butil. Muli, sinasalo ni Tala ng kanang kamay ang halo at itinaas. Paminsan-minsan ay iniikid pabaliktad ng kanyang paa ang bigkis, at pagkaraan ng ilang sandali ay nagbabayo na siya ng may ritmo. Tala chose to use her most durable pestle with a ring on one end. It was easier and faster to separate the grains from the stalks if the pestle had a ring. Tala started to pound the first bundle. With her foot, she firmly stepped on the stalks to steady the bundle on the ground. With her right hand, she grasped the pestle on its tiny waist, raised it, and brought it down in a heavy drop. The grains that were hit by the ring were once severed from the stalks. Almost at the same time, Tala caught the waist of the pestle with her left hand, raised it, and again brought it down in a heavy drop. Again, the grains that were hit were instantly severed from the stalks. Once more, Tala grasped the pestle with her right hand and raised it. Every now and then, she would roll over the bundle with her foot, and in a
while she was pounding rhythmically. Pagkabayo niya ng 10 bikis ay nagsimula ng hingalin si Tala. 10 bikis pa at pinapawisan na siya. Nabasa na ng pawis ang kanyang kwintas. At sa takot na malaglag ang kanyang suklay at maisama sa kanyang binabayo, ay nagpasya siyang hubarin muna ang mga ito. Umusal siya ng dasal para sa kanyang mga magulang bago niya isinabit ang suklay at kwintas sa langit sa kanyang ulunan. After pounding 10 bundles, Talag began to pant. 10 more bundles and she was already perspiring. Her necklace was already soaked with sweat, and fearing that her comb might suddenly fall off and get pounded with the grains, she decided to take them off for the meantime. She uttered a prayer for her parents before she hung her comb and necklace on the sky above her head. Dahil sa dami ng babayuhin, ay itinuon ni Tala ang buong pansin sa pagbabayo. Sa bawat pagtaas niya ng halo, ay nabubundol ng kabilang dulo niyon ang langit. At sa bawat pagbundol ay umaatras ang langit paitaas. Habang dinadagdagan ni Tala ang binabayong mga palay, ay tumataas ng tumataas din ang bunton ng mga nabayong palay. Pataas ng pataas din ang kanyang kinatutungtungan. Pataas ng pataas din ang pagbundol ng halo sa langit. Sa kakabundol, tumaas ng tumaas ang langit. Because of the bulk of work to be done, Tala concentrated on her pounding. Every time she raised the pestle, its other end jabbed the sky. And at every jab, the sky backed off upwards. As Tala added more to the bundles of grain she was pounding, the mound of pounded grains also kept rising. The bed of grain she was stepping on also rose higher. Higher and higher the pestle jabbed at the sky. Because of the endless jabbing, the sky rose higher and higher. Hapon na nang matapos bayuhin ni Tala ang lahat ng mga bikis ng palay. Anong gulat niya nang aabutin na sana niya ang kanyang suklay at kwintas. Hindi na niya maaabot ang langit. Hindi niya namalayan, pero dahil sa kakabundol ng halo, tuluyan nang pumailan lang sa kataas-taasan ang langit. Tangay ang kanyang gintong suklay at kwintas. Nanlumo si Tala. It was late in the afternoon when Tala finished pounding all the bundles of palay. How surprised she was when she was about to reach for her comb and necklace. She could no longer touch the sky. She had not been aware of it, but due to the constant jabbing of the pestle, the sky went on to soar up to the highest, taking with it her gold comb and necklace. Tala weakened.
Kinagabihan ay dumungaw si Tala sa bintana ng kubo nila ng kanyang impo. Nakita niyang napakataas na ng langit, hindi na maabot ninuman. Ngunit napangiti siya na makita niyang kumikinang pareho ang kanyang gintong suklay at ang mga butil ng kanyang kwintas na nakasabit sa madilim na kalangitan. Natuwa na rin siya dahil hindi man niya nabawi upang maisuot uli ang mga alaala ng kanyang mga magulang. Nakikita naman niya ang mga ito gabi-gabi. That night, Tala looked out of the window of her and her grandmother's hut. She saw the sky already very, very high, unreachable by anyone. But she smiled when she saw that both her gold comb and the beads of her necklace hanging from the dark sky were shining brightly. Nonetheless, she felt glad because even if she failed to recover and again wear the mementos from her parents, she could always catch a glimpse of them every night. Ibinigay ni Tala ang pangalan ng kanyang ama sa suklay na may ginintuang sinag at ang pangalan ng kanyang ina sa mga kumukurap-kurap na gintong butil ng kanyang kwintas. Sa pagdaan ng panahon, ang buan ay naging buwan at ang bituin ay naging between. At diyan nagsimula ang pagkakaroon ng buwan at mga bituin sa gabi. Tala gave the name of her father to the comb with the golden brightness, and the name of her mother to the twinkling golden beads of her necklace. In the passage of time, buwan became buwan, moon, and bituin became bituin, star. And that was how the moon and the stars came to exist. Mga klasikong alamat, alamat ng buwan at mga bituin. Classic legends, the legend of the moon and the stars. Ng Lamparagos.